Hi, good afternoon everyone. This is from the Marriage and Family Laws Division of DCIDP Law Office. This is Angelo. Just call me Angelo, the Managing Director. This is about the topic of required ba ang bawat babaeng nag-asawa na Pilipina na gumamit ng apelyido ng kanilang husbands. So, tingnan natin ang sinasabi ng batas tungkol dyan. Matapos ba mag-asawa ang isang babae, siya ba ay pwede nang gamitin ang apelyido ng kanyang husband? Okay. Alam nyo, problema ito ngayon ng maraming Pilipina dahil sa marami na rin Pilipina ngayon ang hiwalay na. No? dahil mahal ang annulment, mahal ang magpa-divorce, wala naman divorce law sa atin. So, kung foreigner ang asawa, pwedeng dinivorce siya sa abroad, naiwan siyang kasal pa rin dito sa Pilipinas. Pagka ginamit ng babae ang apelyido ng kanyang husband after the marriage at naghiwalay, mahirapan siyang ibalik ito sa apelyido niya sa pagkadalaga. Dahil hinahanap ang court order na walang visa na yung kanilang kasal. Or sa anumang dahilan kung paano na walang visa ang kanilang kasal. So, lilinawin po natin ngayon yan. Although marami na ang naisulat tungkol dyan, ito ay sa tulong na rin ng ating mga kababayan na madaling makaintindi, no? Pag tinagalog, no? So, dali makaintindi pag tinagalog. Okay? So, pinakamalaking tanong ay kailangan bang gamitin ng babae na nag-asawa ang apelyido ng kanyang husband? Ang sagot po ay hindi required ng batas. Hindi po nire-require ng ating batas simula pa noong unang panahon na kailangan gamitin ng babae ang apelyido ng kanyang husband. So, hindi po required yun. Unang-una, yan po ay nasusulat sa ating New Civil Code of the Philippines sa Article 370. A married woman may use her maiden first name and surname and add her husband's surname. Or, number two, her maiden first name and her husband's surname. Or, number three, her husband's full name but prefixing a word indicating that she is his wife, such as MRS or Mrs. Okay? Sa article na ay malinaw po na ang married woman na Pilipina ay mayroong option kung gusto or hindi niya gagamitin ang surname ng kanyang husband. Dahil ito ay binibigyan sila ng kalayaan na magdesisyon. Okay? Pero pag the moment na ginamit niyo yan at nag-away kayo at naghiwalay kayo later on, doon po magsisimula ang inyong problema. Okay? Kaya huwag masyadong excited, no? Na gamitin agad ang surname ng husband, lalo na kung hindi niyo pa kilala ang isa't isa or hindi naman kayo nag-aral kung ano ang married life, kung paano maging good wife or good husband. Okay? Kung hindi nyo pinag-aralan yung mga bagay na yan, matakot ka, no? Mag-alala ka. Dahil yan ang pwede mo maging problema balang araw. Kaya, instead of maging excited sa paggamit ng apelyido ng husband, dapat mas maging excited ka na pag-aralan kung paano maging good wife. At pag naintindihan mo na kung paano maging good wife, ina-apply mo na ang susunod ng pag-aaralan, paano maging better wife. Okay? Ganun po yun, ha, mga kaibigan. Mga kababayan Pilipina, huwag masyado excited na gamitin ang surname ng husband dahil hindi nyo alam ang kahihinatnan ng inyong pagsasama. No? Kaya, kung gusto nyo malaman ang kahihinatnan ng inyong pagsasama, ay
Madali pong masabi yan. Life is predictable, sabi ng mga eksperto. Paano yung life is predictable? Kapag nag-invest kayo ng oras sa pagkuha ng knowledge kung paano maging good wife at good husband, inalam nyo, bumili kayo ng libro, nag-search kayo sa internet, at nag-invest talaga kayo ng oras paano maging mabuting magulang din. Yan po ay siguradong masasabi natin na magtatagal ang inyong pagsasama. Okay? Pero kung hindi nyo ginawa yun at naging excited lang kayo sa inyong pagsasama, ay magiging trial and error po ang inyong buhay. Okay? So, yan po. Tuloy ko lang po. Sabi dito, sa kasong sinampa sa Korte Suprema na ang titulo ay Maria Virginia V. Remo versus the Honorable Secretary of Foreign Affairs and GR number 169202 na desisyonan noong March 5, 2010. Ito po yung landmark decision or landmark case na basihan ngayon para sabihin na hindi required ang babae na gamitin ang kanyang husband surname. Okay? Dahil dito sa kasong ito, isang babae ang umakyat sa Korte Suprema para iapila ang desisyon ng Court of Appeals at ng RTC sa pag-deny sa kanyang, hindi RTC, sa DFA. No? Nag-petition siya sa DFA, tapos na-deny, at inapila niya sa Office of the President, na-denied din, at ngayon inakit niya sa Court of Appeals, pero na-deny uli, at umapila pa rin siya sa Supreme Court. Ito po ang sabi ng Supreme Court. Clearly, a married woman has an option, but not a duty, to use the surname of the husband in any of the ways provided by Article 370 of the Civil Code. She is therefore allowed to use not only any of the three names provided in Article 370, but also her maiden name upon marriage. She is not prohibited from continuously using her maiden name once she is married, because when a woman marries, she does not change her name, but only her civil status. Hindi naman daw nagbabago ang pangalan ng babae kapag nagpakasal. Ang nagbabago lang ay ang civil status. Ano yung civil status? Dati kang single, ikaw ay naging married na. Okay? Further, this interpretation is in consonance with the principle that surnames indicate descent. Sabi pa, it is settled in the aforesaid case, however, that if a married woman started to use the surname of her husband in her passport, she cannot revert to the use of her maiden name unless her marriage to her husband has already been annulled, declared null and void, or she was divorced by her husband and the divorce was already recognized in the Philippines. The Supreme Court in the said case also explained, in the case of renewal of passport, a married woman may either adopt her husband's surname or continuously use her maiden name. If she chooses to adopt her husband's surname in her new passport, the DFA or the Department of Foreign Affairs additionally requires the submission of an authenticated copy of the marriage certificate. Otherwise, if she prefers to continue using her maiden name, she will still do so. So kung kahit married ka na, tapos magre-renew ka ng passport, hindi ka kailangan pwersahin na gamitin yung apelido ng husband mo. So, tuloy mo lang kung gusto, kung alam mo hindi ka sigurado sa future ninyo mag-asawa, tuloy mo lang paggamit ng surname mo. Okay? The DFA will not prohibit her from continuously using her maiden name. Okay? Once a married woman, however, opted to adopt her husband's surname and in her passport, she may not revert to the use of her maiden name, except in the cases enumerated in Section 5D of Republic Act 8239,
Ito ay ang Philippine Passport Act. These instances are, number one, death of husband. Number two, divorce. Number three, annulment. Number four, nullity of marriage. And since petitioner's marriage to her husband subsists dito sa kasong ito, dahil hindi naman siya nagpaanal, hindi naman namatay yung husband niya, hindi naman siya na-divorce, no? So, yung marriage niya ay subsisting. Sabi ng Supreme Court, she may not resume her maiden name in the replacement passport. So, may visa pa yung kanyang kasal, hindi niya pwedeng ibalik uli sa pagkadalaga yung kanyang passport. Otherwise stated, a married woman's reversion to the use of her maiden name must be based only on the severance of the marriage. So, pagka na-severe na yung marriage, saka lang pwedeng gamitin uli ang apelido sa pagkadalaga. Okay? Now, alam niyo bang sa Congress ay nag-file si former President Gloria Macapagal Arroyo, congressman ng Pampanga, ng House Bill 6082 na nagbibigay ng karapatan sa mga babae na magamit ang apelido nila kahit walang court order. Okay? So, House Bill number 6082. Okay? Dahil daw napakamahal nga ang annulment process, kaya inakyat niya itong or pinupost niya ang bill na ito noong 2017. Okay? Ito, kung aaprubahan, hindi kinadadaan sa annulment or nullity of marriage sa korte, pwede mo nang maibalik sa pagkadalaga apelido mo sa mga kondisyong ito. Number one, after her marriage has been judicially declared null and void after or after its annulment. Number two, after a judicial declaration of legal separation, provided that there has been no manifestation of reconciliation filed with the court. Number three, after a judicial declaration of separation of property, provided that there has been no subsequent decree reviving the old property regime between the spouses. Number four, if the spouses stipulated in their marriage settlement that a regime of separation of property shall govern their property relations. If the petitioner has been de facto separated from or abandoned by her husband for a period of not less than 10 years. If the petitioner husband may be presumed dead. Okay, ito po yung mga condition na binigay sa House Bill na yan, 6082, na pinropose or sponsored by former President Gloria Macapagal Arroyo. At sa version naman ng Senado, meron din final si Senator Lito Lapid, yung kay former President Gloria Arroyo, nakapending pa yun sa Congress. So, wala pa tayong balita doon. Ongoing pa. So, Senado, noong November 2019, so sariwa pa, si Senator Lito Lapid ay nag-file ng Senate Bill number 985 tungkol din dyan sa problema na yan ng mga kababaihan. Ang tawag dyan sa bill na final ni Senator Lapid ay Reversion to Maiden Name Act. Intends to empower women to be truly independent in their social and economic affairs by granting them freedom to use their maiden surname. Under this bill ni Senator Lito Lapid, a married woman has the option to use her husband's surname but is not required to do so. Sabi niya, paglapaliwanag ni Senator Lapid sa mga existing law daw ngayon, may option ng babae naman talaga na kasal na gamitin ang husband's surname pero hindi required. Kaya dito sa kanyang bill, nalilinaw niya dahil sa
napakaraming regulatory setup problems natin, maraming barriers for the exercise of this right of reversal to maiden name. Dami sigurong nai-encounter na problema ang ating mga kababayan Pilipina, kagaya ng discriminatory policies and practices sa mga government agencies, tapos hinihingi din sa application forms, sa other records, even refuse to process legitimate transaction of married women who opt to use their married name, maiden name, no? Sa mga forms na pinipilapan, sa mga government agency, kung saan-saan, ay pag married ka, nire-require, hinihingi yung marriage certificate, tapos ilalagay yung pangalan niya, ng husband niya, so, nauuwi sa ano, sa sapilitan, yung paggamit ng husband's surname. So, iyon ang sinasabi ng Senate Bill number 985 ni Senator Lito Lapid. Sabi niya, ang ganitong klase ng napakahigpit na panuntunin ay nakakahadlang naman sa kalapatan ng ating mga kababaihan. Okay? So, ito ay kumatutuloy. Ito ay dadaan na lang sa Civil Registrar's Office, no, sa City Hall, na hindi na nangangailangan ng court order. Okay? So, ipagdasal nyo na matupad itong House Bill ni Senator Lito Lapid at ni former Congressman o former President Gloria Macapagal Arroyo, yung House Bill number 6082 noong na pinasa niya noong August 2017. At kay Senator Lapid na pinasa niya noong November 2019. So, kung gusto niyo sabay-bayan yan, punta lang kayo sa website ng House of Representatives. Type niyo mga bill number na yan o Senate bill number na yan at makikita niyo, masusubaybayan ninyo. Pagdasal niyo na nabuhay pa yung mga sponsors na yan by the time na maipasa, no? Okay. At buhay pa kayo. Yun ang tanong. Okay? So, sa mga walang panggaso sa annulment, eh, ganun po talaga ang buhay natin sa Pilipinas. Kung meron tayong mga changes na gustong gawin sa ating mga batas, ay ilapit natin yan sa ating mga lawmakers, no? Sa tamang tao, sa tamang opisina. Yan lang po ang ating pwede magawa for now. Kaya, in the meantime, hanggat hindi na babago ang mga batas natin, eh, iwasan muna natin ang magsalita ng kung ano-ano against sa gobyerno, dahil hindi po mababago ang status ng ating buhay kung tayo ay magmumura lang na magmumura sa Facebook o sa social media. Okay? Wala pong magbabago. Kahit na anong pagmumura gawin nyo dyan. Kahit na anong masasakit na salita ang sabihin nyo dyan. Wala pong magbabago sa sitwasyon. Okay? Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng mga batas para ma-address ang inyong mga suliranin sa buhay. Again, maraming salamat po. This is Angelo Basse from the Marriage and Family Laws Division of BCIDP Law Office. Thank you so much and hope to see you again for another topic na interesting para sa ating mga kababayan. Maraming po salamat.